sa pambungad na eksena ang 19-taong gulang na lalaki na nagngangalang Eric Love. Kamakailan lamang ay inilipat siya mula sa bilangguan ng mga menor de edad patungo sa mataas na seguridad na kulungan para sa mga nasa hustong gulang dahil sa marahas na pag-uugali. Ito ang parehong bilangguan kung saan nakakulong ang kanyang ama, si Neville, na hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Alinsunod sa mga alituntunin ng bilangguan, sumailalim muna si Eric sa mahigpit na pagsusuri kung saan siya ay hinubaran. Pagkatapos ay binigyan siya ng damit preso bago siya tuluyang inihatid ng gwardya sa kanyang selda. Dahil ito ang unang pagkakataon na inilagay si Eric sa bilangguan para sa nasa hustong gulang, ang binata ay tila bigo at malungkot. Sa sandaling nakaalis ang gwardya, gumawa siya ng pansamantalang sandata gamit ang ilan sa kanyang mga kagamitan at itinago ito sa lightbox ng kanyang selda. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang kanyang selda at nagsagawa ng ehersisyo. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga bilanggo ay tinawag para sa tanghalian. Sa kanyang paglabas, napansin ni Eric ang lalaki sa katapat na selda na humihit-hit ng sigarilyo. Sinubukan niyang hiramin ang lighter ngunit hindi pumayag ang lalaki, na nagsabing wala siyang extra. Pagkatapos ay dinala ni Eric ang kanyang plato sa cafeteria para sa almusal kung saan nakipagtalo siya kay Jago, isang bilanggo na kasalukuyang namamahagi ng pagkain sa mga bilanggo. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ng mga gwardya, na naghatid kay Eric pabalik sa kanyang selda. Pagkatapos, lumabas siya sa bakuran kung saan pinagmamasdan niya si Jago at ang mga miyembro ng kanyang gang na nagsasagawa ng ilegal na negosyo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanya si Neville at binalaan siya na huwag magdulot ng anumang gulo sa bilangguan at sundin ang lahat ng mga patakaran upang makalabas siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Eric ang sinabi ng kanyang ama at bumalik na lamang sa kanyang selda, na nagpapahiwatig na hindi maganda ang relasyon nila bilang mag-ama. Bumalik din si Neville sa kanyang selda kung saan tinitigan niya ang drawing ng isang pamilya na may nakasulat na, "Mahal kita, Tatay." Nang maglaon, ang kalapit na bilanggo na nagngangalang McDonald ay pumasok sa selda ni Eric at sinubukang makipag-usap. Napagkamalan na siya ay bully, bigla siyang inatake ni Eric at binugbog siya hanggang sa mawala ng malay. Di nagtagal, napagtanto niyang mamamatay na ang lalaki, kaya dinala niya ito para i-alerto ang mga gwardya. Nang makita ang karahasan, inutusan ng mga gwardya si Eric na manatiling nakatayo, ngunit ang huli ay tumakbo pabalik sa kanyang selda. Sa paniniwalang malapit na siyang parusahan, binuhusan niya ng baby oil ang kanyang katawan at pinutol ang mga paa ng mesa para gamitin ito bilang sandata para ipagtanggol ang sarili sa pambubugbog ng mga gwardya. Di nagtagal, inutusan ni Deputy Governor Haynes ang mga gwardya na pasukin ang selda upang hulihin si Eric. Gayunpaman, binugbog ng binata ang mga gwardya at binihag ang isa sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang nangyari kay McDonald ay isang aksidente at nagtanong kung naniniwala sa kanya ang mga gwardya. Nang kumpirmahin nila na naniniwala sila, isinuko ni Eric ang sarili. Pinusasan siya ng mga gwardya at dinala siya sa isa pang selda. Sa daan, nagsimulang manlaban muli ang binata, kaya nahirapan ang mga gwardya na hawakan siya. Sa sandaling iyon, namagitan ang voluntaryong therapist sa bilangguan na nagngangalang Oliver at iniligtas si Eric mula sa mga gwardya. Pagkatapos ay ipinadala niya si Eric sa solitary confinement. Pagkatapos nito, nakipagpulong siya sa gobernador, deputy governor, at iba pang autoridad sa bilangguan, kung saan sinubukan niyang kumbinsihin ang mga ito na payagan si Eric na dumalo sa counseling. Pagkaraan ng ilang sandali ng talakayan, iminungkahi ng gobernador na ipadala siya sa isang uri ng special therapy ni Oliver kung susunod siya sa patakaran. Gayunpaman, patatalsikin siya ng permanente mula sa counseling class kapag gumawa siya ng anumang karahasan. Sa kabilang banda, si Neville, na nag-aalala para sa kanyang anak, ay humingi ng tulong kay Dennis, ang leader ng sindikato na nagpapatakbo sa bilangguan. Sumang-ayon ang huli ngunit sinabi niya na kailangang lumayo sa gulo ni Eric. Nang gabing iyon, pumasok si Neville sa selda ng kanyang anak upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Sinabi niya kay Eric na mag-behave, kung hindi ay papatayin siya ng mga gwardya ng bilangguan at palalabasin na siya ay nagpakamatay. Inungkat ni Eric ang nakaraan kung saan madalas niyang marinig na nagtatalo ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Neville at umalis. Kinabukasan, nang ibalik si Eric sa kanyang selda, napansin niyang umalis si Jago sa silid nito. Nakita rin niya ang kapitbahay na nakabalik na sa kanyang selda at may benda sa ulo.
Nagbigay ito sa kanya ng tusong ideya. Pumasok siya sa silid ni Jago, ikinalat ang mga gamit, at ninakaw ang lighter. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lighter kay McDonald at tumungo sa loob ng kanyang selda. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumigaw ang galit na si Jago sa mga bilanggo, gustong malaman kung sino ang pumasok sa kanyang silid. Samantala, ini-enjoy naman ni Eric ang panunood sa nangyayari mula sa kanyang selda. Sa sumunod na eksena, dinala ni Neville ang kanyang anak sa counseling group ni Oliver. Kahit na sinabihan siyang bawal manigarilyo sa lugar, nagsindi pa rin ang binata, na nagudyok sa kanyang ama na pagalitan siya. Bago pa man magsimula ang sesyon, nakipagtalo siya sa mga gwardya, at pagkatapos ay inihatid siya pabalik sa kanyang selda. Napagtanto na si Eric ay napakabata pa at ang kanyang emosyon ay pabago-bago. Hiniling ni Oliver sa mga miyembro ng counseling group na alagaan siya at siguraduhing walang masamang mangyari sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, sinuhulan ni Jago ang tatlong bilanggo upang salakayin si Eric. Dahil dito, pinasok nila ang kanyang silid at sinimulang salakayin siya. Napansin ito ng isa sa mga miyembro ng counseling group na nagngangalang Hassan at nagmamadaling pumunta sa kanya. Nang malapit nang gumanti si Eric sa mga lalaki, agad siyang pinigilan ni Hassan, binigyang diin na ang paghihiganti ay magpapalubha lamang sa kanyang sitwasyon. Tila nakumbinsi ang binata sa mga sinabi niya, kaya huminahon siya at hinayaan ang mga salarin. Kinabukasan, binisita ni Oliver si Eric sa kanyang selda at ipinatawag siya para sa counseling session. Sa pagsisimula ng bagong paksa ng usapan, tinanong ni Eric kung ano ang ginagawa niya sa bilangguan, at tumugon si Oliver na itinuturing niyang tahanan ito. Nang ikwento niya ang tungkol sa pagpapadala sa kanya sa boarding school noong bata pa, ikinwento din ni Eric na ipinadala siya sa care home sa edad na 10. Doon, pinatay niya ang isang lalaki na nagtangkang bulihin siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpatuloy sila para sa counseling session, kung saan sinusubukan ng mga lalaking may marahas na nakaraan na harapin ang kanilang mga kasaysayan. Malapit nang maging tensyonado ang sitwasyon, kung saan ang mga miyembro ay nakibahagi sa mainit na pagtatalo. Gayunpaman, nagawa ni Oliver na pahupain ang sitwasyon at tinulungan silang maunawaan ang kanilang galit. Sa pagdaan ng mga araw, si Eric ay nagsimulang dumalo sa counseling session na may mas kalmadong kilos kaysa dati. Inoobserbahan niya ang format ng session at nagsimula na ring makipag-bonding sa iba pang miyembro ng grupo. Gayunpaman, si Neville ay naiinis sa pakikipagkapatiran ng kanyang anak sa mga itim na bilanggo. Dahil dito, kinumpronta niya ang binata, iginiit na gusto lamang niyang dumalo si Eric sa counseling session ni Oliver upang matutunan kung paano kontrolin ang kanyang emosyon, hindi upang maging malapit na kaibigan sa mga itim na bilanggo. Bilang tugon, sinabi ni Eric na ayaw niyang nakikialam ang kanyang ama sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Isang araw, tumungo si Eric sa gym kung saan nakasama niya si Hassan at ang iba pang miyembro ng counseling group upang mag-ehersisyo. Maya-maya, pumasok si Neville at minamatsyagan sila. Nang mapansin ni Eric ang kanyang ama na nakatitig, gusto niyang huminto, ngunit isa sa miyembro ng grupo na nagngangalang Tyrone, ang kumumbinsi sa kanya na manatili at ipagpatuloy ang pag-eehersisyo. Maya-maya pa, habang naliligo si Eric ay bigla siyang inatake ng preso na ipinadala ni Jago. Sinubukan ng lalaki na sakalin siya, ngunit nagawa ng ating bida na labanan siya. Pinilit din niya ang lalaki na ibunyag ang pangalan ng nanuhol sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Jago, si Eric na galit ay kinuha ang ginawang sandata at nagtungo sa selda ni Jago. Naglunsad siya ng nakamamatay na pag-atake sa lalaki at humingi ng impormasyon tungkol sa namumuno sa bilangguan. Nalaman niya na ang pinakamataas na kapangyarihan ay na kay Dennis, hindi sa warden. Ang galit na binata ay sumugod patungo sa selda ni Dennis at sinubukan siyang salakayin, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagreklamo si Eric tungkol sa pagpapadala ni Jago sa kanyang mga tauhan na umatake sa kanya. Nang marinig ito, ipinatawag ni Dennis si Jago at nagbigay ng mahigpit na babala na huwag ng pakikialaman si Eric. Pagkatapos ay pinalabas niya si Neville upang makipag-usap ng pribado sa binata. Nakita ang malaking potensyal ni Eric, pinayuhan niya itong ihinto ang pakikisali sa mga kalokohan na away at makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi interesado ang binata sa kanyang alok. Lumipas ang maraming araw, at malaki ang ipinagbago ni Eric para sa ikabubuti. Sa bawat counseling session, binibigyan ni Oliver ang grupo ng mapag-uusapan na nakatulong kay Eric na magkwento.
parang mas komportable na siyang makipag-usap sa grupo, hindi tulad ng dati. Nagsasanay din sila kung paano kontrolin ang galit, kung saan sinasadya ng mga miyembro ng grupo na galitin si Eric at panoorin siya habang nagpupumilit na manatiling kalmado. Nang magawa niya ito ng tama, lahat sila ay nagdiwang, na sa huli ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Isang araw, si Neville, na nagmamasid sa pag-unlad ni Eric, ay biglang pumasok sa gitna ng counseling session. Pagkatapos ay hinamon niya ng away ang kanyang anak sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, walang gana si Eric na makipag-away sa kanya, na nag-udyok kay Neville na umalis. Ngunit nang magbiro si Hassan tungkol sa insidente, nasaktan siya at sinimulang murahin ang kanyang pamilya. Agad na namagitan si Tyrone at nagbabala laban sa pagbanggit ng mga usapin tungkol sa pamilya. Sa kabila nito, ginawa pa rin ni Hassan na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Sa huli ay napagtanto ni Eric ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit huli na dahil ang kaguluhan ay nakita ng gobernador. Pinatalsik niya si Eric mula sa counseling group at binanggit ang paglabag sa kasunduan. Sinubukan ni Oliver na kumbinsihin ang opisyal na pag-isipan muli ang kanyang desisyon ngunit hindi nagtagumpay. Kasunod nito, si Eric ay labis na nagagalit at nadismaya sa kanyang ama dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito. Bilang resulta, pinuntahan niya ito at sinimulan siyang bugbugin. Hindi lumaban si Neville, hinayaan lang niyang bugbugin siya ng kanyang anak hanggang sa makontento siya. Sa gitna nito, sinubukang makialam ni Dennis, ngunit itinulak siya ng galit na si Eric. Nang tila may mangyayaring patayan, namagitan ang mga gwardya at inihatid ang mag-ama pabalik sa kanika nilang selda. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ni Neville si Eric, natatakot na may ginawang masama ang mga gwardya sa kanya. Nang banggitin ng binata na hindi siya sinaktan ng mga gwardya, naramdaman ni Neville na may mali, dahil si Dennis ang tipo ng tao na hindi mananatiling tahimik. Nang gabing iyon, kinumbinsi niya ang isa sa mga gwardya na palayain siya at agad na itinumba ang lalaki. Pagkatapos ay pumunta siya sa selda ni Dennis upang humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang anak. Nagsinungaling ang leader ng sindikato na nagsabing poprotektahan niya si Neville at ang kanyang anak sa anumang paraan dahil itinuturing niya silang pamilya. Gayunpaman, ang katotohanan ay tila kabaligtaran habang ang mga gwardya ng bilangguan, na pinamumunuan ni Haynes, ay pumasok sa selda ni Eric at sinimulan siyang bugbugin. Sinubukan nilang ibitin siya at gawin itong parang pagpapakamatay. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang inatake ni Dennis si Neville para patayin siya. Gayunpaman, mas nang ibabaw si Neville at sa halip ay pinatay si Dennis. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa selda ni Eric, para lamang matuklasan na siya ay ibinitin pataas. Sa galit, nakipaglaban si Neville sa mga gwardya at inutusan si Haynes na putulin ang lubid, pinalaya ang kanyang anak sa huling sandali. Nagkaroon ng emosyonal na muling pagsasama ang mag-ama nang sa wakas ay napagtanto ni Eric kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Kinabukasan, nagising siya sa infirmary pagkatapos magpagamot. Pagkatapos ay tinawag siya ng mga kaibigan niya sa counseling group mula sa bintana, na sumuporta at naghikayat sa kanya na manatiling matatag. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan si Eric ng isang gwardya ng bilangguan, na nag-escort sa kanya palabas upang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Lumalabas na si Neville ay inilipat sa ibang bilangguan bilang resulta sa pabigla-biglang pagkilos upang iligtas ang kanyang anak. Bago umalis, nagyakap ang mag-ama at ipinahayag ni Neville ang nadaramang kasiyahan na siya ang naging ama ni Eric. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.